Hey guys, welcome back to my channel. So, in this video, i-share ko sa inyo kung paano ako nakapasa sa EPS topic exam last March by CBT, ayan, through self-study lang. Hindi nag-enroll sa Korean language lesson. Ayan, so, matagal-tagal tayo hindi na mapag-upload ng videos dahil nga sa paghahanda para sa aking exam. And before that, ayan, so, may dininawin lang sa inyo dahil may mga nababasa ko dun sa comment section ng aking mga nakaraang videos na ate, magkano yung nagastos mo papunta Korea? Ikaw ba yung nagbayad ng ticket? Ayan, tapos meron pa dun na ma'am, yung brace nito ba? Diyan ka na nagpakabit? Or sa Korea ka na nagpakabit or sa Pilipinas, paano po yun kapag naka-brace na nga dito sa Pilipinas? So, mukhang akala ninyo or akala nung iba is nasa Korea na ako. So, dahil daw nagmamakaroon ako, akala nila nasa Korea na ako. So, wala pa po. So, nasa Pilipinas pa rin tayo. Siguro, dahil nga siguro akala nila nasa Korea na ako kasi nga nag-share ako ng mga marami akong nalalaman na sinishare sa inyo. So, akala nila nasa Korea na ako. So, ayun, wala pa po. So, kakatake ko lang ng exam ng last March 21, 2022, ngayong taon lang. So, yun yung mga na-pending na exam nung 2020 pa. So, na-pending nga siya dahil sa COVID. And 2021, hindi pa rin. So, ngayong 2022 lang na-resume yung mga CBT. So, may mga CBT na nauna na noong November, December. Tapos, pagdating ng January, na-pending nga ulit dahil sa taas ng COVID. So, noong March, nag-start. And then, April ako. Ay, February. Parang February, nag-start na. And then, ako, scheduled release. Noong April 21. Actually, pangalawang take ko na yon. So, nag-start ako mag-self-study 2019, nag-exam ako, pero before registration, nag-announce nga sila na dahil madami pa yung mga nasa roster or yung mga nasa naka-line up for selection, parang kumbaga, dahil pang pending, madami pang hindi na-select. Nag-announce sila noon na yung registration na yon ng 2019 or yung exam na yon ng 2019 is top 1,000 lang yung passing sa first round. Top 1,000 mula sa pinaka-high score, 1,000 lang ang kukunin sa first round ng mga kapasa dahil nga sa, kumbaga, bibigyan naman muna ng chance yung mga pending o yung mga nakapasa na hindi pa nase-select. So, and dun sa first round, top 1,000 lang, mula yung high score yung kukunin. And then, sa second round, top 500 lang yung kukunin. So, kumbaga, parang kailangan mo talagang mataas yung makuha na score. Ayan, so, nag-register pa rin ako noon. Hindi ako confident nun talaga. Sabi ko, hindi, parang hindi ko kaya na makakuha ng sobrang mataas na score. Kasi nga, ang passing score kasi is 100 or 20 over 40. Kaya 100 kasi 5 points each. Kaya so, 100 over 200, yun yung passing. Yearly talaga nag-iiba. Minsan 22, 23, or 40 yung passing. So, nung time na nga yun, top 1,000 mula sa high school. So, kailangan siguro mga 25 or hindi nga 27 up to 40 yung makuha mo para makapasa ka. Tapos sa second round, 500 lang sa skill test yung makapasa. So, nag-take pa rin ako noon kahit alam ko, hindi ako sigurado talaga 50-50 na makakapasa. Pero, nag-register pa rin ako, nag-exam pa rin ako kasi nga, malay mo, diba? Unang-una, malay mo. Swertehin ka, makapasa ka. Pangalawa, kung hindi ka man makapasa, at least, diba? At least na experience mo. And sa susunod, pag nag-retake ka, is alam mo na yung sistema ng exam. Alam mo na yung pagkakaroon ka ng idea kung ano yung mga lalabas sa exam. And then, mas mapaghahandaan mo. Kasi experience, diba? Parang, kumbaga, hindi ka na ganun kakabado. Oo, kabado ka pa rin, pero hindi na ganun tulad ng first-timer. Kasi experience mo na eh. Diba? Parang may idea ka na yung sistema kapag nandun ka na sa PUA. So,
Register pa rin ako noon kasi hindi naman ganun kamahal yung bayad eh. 1,100 1,100 plus yung bayad sa exam. Nag-take pa rin ako noon kahit na nag-announce sila na ganun. Nag-announce naman sila before registration. Kumbaga kung magre-register ka pa rin, go. Pero yun nga yung ano nila, yung parang warning nila or announcement nila na ganun lang yung natunin. So nag-register pa rin ako. Nag-exam ako parang May, June. Ganyan, nag-exam ako, na-schedule ako ng June, so, sa kasamaang palad. Hindi, dahil expected na din naman na 100 lang yung nakuha ko. Kumbaga, kung walang ganon na top 1,000 ganyan-ganyan, pasado ako kasi naka 100 ako over 200. Kumbaga, 20 over 40. Yun yung nakuha ko. Nung after ng exam, hindi mo pa malalaman doon kung pasado ka kasi nga tatapusin muna nila yung lahat ng mag-e-exam and then doon sila kukuha ng top 1,000 mula sa pinaka-highest score. Eh parang nung time na yon may naka 195 down or 190. So parang isa order walang yung mali. So doon sila mag-start. Syempre sa dami ng mag-e-exam ilang buwan yun tapos sa araw-araw tatlong session tapos sa isang session nasa 40. Basta parang yung nag-exam mo nasa 10,000 ng tip ko. Imagine 10,000 tapos kukuha ng top 1,000. So kumbaga yung makakapasa lang talaga doon is yung mga matataas na talaga yung score. So yun, hindi ako napapasa noon. And then the next year, 2020, nag-register ulit ako. Yun, so kinalag ulit, na-qualified ulit na mag-exam. Kaso nga, ang nakapag-exam lang noong 2020 is PBT or yung paper-based test. PBT is una yun, una kasi yun eh. So mga February, March, April, ayan nag-exam na yung PBT. Sakto, March, di ba? After nilang mag-exam, nag-lockdown na. So, yun. Napending na napending yung CBT or yung computer-based test. So, hindi na kami naka-exam. 2021, hindi pa rin kasi diba nagsarado na yung nag-close muna yung mga bansa. So, hindi nag-proceed yung process ng EPS. So, hindi sila nakapagpa-exam. 2021 pala, December, ayan, nag-announce sila. Na-resume yung exam ng CBT. Kaya nga lang, dapat, syempre, nag-holiday, nag-Pasko, nag-bagong taon. Yung mag-exam after ng bagong taon, na-pending ulit. Kasi di ba parang, basta, tumaas ulit yung mga COVID cases noon. So, nag-resume ulit siya noong February na. Ayan, tapos, parang narambled ulit yung schedule. Yung dapat na December exam ko is na din April 21, 2022. So, yun nga. Kaka-exam ko lang noong April 21. So, sobrang saya kasi yung score ko is 190 over 200, so kumbaga 38 over 40. So, so dun sa session, last session ako noon ni alas 3, tatlong session kasi yun or apat, alas 9, alas 11, tapos alauna, tapos alas 3, and last fourth session ako noon. So nas dapat talaga 40 plus yung mag-exam. Kaso yung dumating lang is 30 plus. May mga absent kasi diba yung iba nagprobinsya na o yung iba nag-apply na sa ibang bansa or Taiwan, Japan din. 30 plus lang yung naka-attend. And then yung pumasa, ang passing ngayon, yan na. Yung passing ngayon is 100 lang over 200. So 20 over 40 passing. Kumbaga pag naka 20 ka above, pasado ka na. So, yung below 20 or below 100, hindi sila nakapasa. Kasi nga, mababa yung passing ngayon, 20 lang kasi nga daw. Sobrang tagal na nag-lockdown, walang nakapasok sa Korea or walang na-deploy. Kumbaga yung mga nandun is in-extend lang, in-extend lang ng in-extend habang hindi pa pwede magpapasok. Ngayon na, marami daw kailangan, sabi, sa announcement. So, mababa lang yung passing na kinumanda or yung passing score. Ayan. So, dun sa batch ko, or batch namin, yung fourth session, ako yung pinaka-highest, hindi ako nagkakamali. 190 over 200, or 38 over 40. Yung sunod sa akin, babae din, 175 or 35? 175 ba? Oo, 35 over 40 siya. Tapos yung mga sumunod na is, 140, 120, 125, or 130, ganun. Ganun na yung mga score nila. Tapos, yun, 100 nga yung passing. So, worth it. Worth it yung mga paghihintay.
So, yung ginawa ko lang no, na pag-prepare para sa exam is, hindi naman ako masyado nakapag-review. Nung nag-lockdown, hindi ako nakapag-review. Basa-basa lang yung book 1 and 2. Tapos sa vocabs, hindi na din ako nakapag-memorize. Kumbaga, binasa ko lang ng paulit-ulit kung ano yung mga vocabs ko dito. Pero hindi lahat yun memorize ko. Ayan, siguro ay nakatulong sa akin talaga para sa exam, para makapasa at makapuha ng mataas na score, is yung practice exam. Ayan, so, may nagsali kasi sa akin sa GC, tapos yung GC na yun, kunti lang kami doon. Ang ginagawa talaga doon is practice exam. Kumbaga, araw-araw, magsisend ng exam. Ayan, galing YouTube yun. Yung mga sa YouTube kasi madaming practice exam na sa dulo ng video may answer sheet. So, kung ikaw, syempre, para malaman mo talaga kung hanggang saan yung alam mo or gano'ng kataas na score yung kaya mo, huwag kang mandaya. Ayan, kumbaga, sagutan mo lahat, 1 to 40, then hanggang sa dulo ng video, doon mo i-check. Kasi may answer sheet doon, sa dulo ng video yung tamang sagot, doon mo i-check. Malalaman mo kung ilan yung score mo. So, doon sa GC na yon araw-araw, mula December, nagganon na kami hanggang sa mga date ng exam namin kasi iba-iba kami. Kunti lang kami doon eh, parang wala pa kaming 20. So, kung ano yung, lahat kami doon, pasado, kung sa GC na yun. Kung ano yung mga score namin sa practice exam ng bawat isa sa amin, yun, halos ganun lang din yung nakuha namin score doon sa actual exam ng CBT. So, iba-iba kami na schedule, merong February, March, hanggang nung, ngayong April, may mag-exam. Tapos na pala, pero February, March, April, may nag-exam sa amin. So, ito. Well, ito yung mga dinala ko sa exam. Passport. Passport. Okay. Yung mga vocabulary na na-encounter ko doon sa mga practice exam na hindi familiar. Sinulat ko yan din meaning. Binasa-basa ko lang yan pero hindi ko yan na-memorize. Hindi ko ito na-memorize. Kunyari lang. Akala ko kasi pagdating doon sa PUEA, makakapag ganto-ganto pa ako, basa-basa. Eh, pagdating ko doon, lahat sila, relax na. Eh, di nag-relax na lang din ako. Di na ako nagbasa. Ayan, bahala na. Ito yung mga dinala ko. Tapos, itong booklet na to, ito yung mga ginamit ko sa practice exam. Ayan. Ayan po. 35 over 40. 31 over 40, 29 over 40, 29 over 40, 32 over 40, 34 over 40. Ayan, yun yung mga score ko nung sa drills namin or dun sa practice exam. Ayan, so walang pandadaya to, talagang sinagutan ko yan and then chinik after kasi nasa dulo nga yung answer sheet. Ayan, so yun yung score ko sa mga practice exams. So, hindi din siya nalalayo dun sa naging score ko dun sa CBT. Ganun din yung naging score ko. Tapos yung mga kasama ko dun sa GC, ganun din. Kung ano yung score talaga nila sa practice exam, hindi din nalalayo dun yung naging score nila. So, kaya nga lahat kami is nakapasa dun sa GC. Walang bumagsa. Thank you, Lord. Tapos, ano pa ba? Yun, practice exam. Practice talaga ng practice. Kasi sa listening, yung listening kasi doon, madali lang. Talagang kung ano lang yung mga makikita nyo sa YouTube na listening, practice exam, ganun lang din yung may encounter nyo doon sa CBT exam. Mas madali ang listening, kumbaga mas mataas yung score ng mga buhay nyo. Kasi sa listening doon, ang mga ano lang doon is, maririnig mo, ano ba, may picture doon sa monitor, papakinggan mo lang kung ano yon or may picture ng orasan, papakinggan mo lang yung choices, sasabihin doon yung mga oras. So, titingnan mo kung ano yung oras dun sa monitor, tapos ano yung item na nasa monitor, tapos ano yung ginagawa yung nasa picture, yung mga verb, ano yung, may conversation din, kumbaga, conversation, tapos may magsasalita, tapos yung isasagot mo dun is nasa choices. Ayan. Papakinggan mo yung conversation, tapos yung sagot, o yung isasagot mo, halimbawa, narinig mo may nagtanong. So, choices, may tamang sagot kung ano yung dapat isagot sa conversation. Ganun lang, mabilis, madali lang. And then, pinakamahirap lang nung sa listening is, may conversation, tapos, iseselect mo kung ano yung tama tungkol dun sa pinag-uusapan ng lalaki, babae na narinig mo. Or, ano yung mali tungkol dun sa pinag-uusapan nila. Yun lang yung pinakamahirap dun. Tapos, usually, mga tatlo
dalawa hanggang tatlo lang yun, pinakadulo yun, mga 38, 39, 40. Pero yung 21 hanggang pababa, madadali lang yung music na. Sa reading naman, siguro mga tatlo hanggang lima yung pinakamahabang paragraph doon. So, yun lang yung mahirap doon. Tapos the rest, fill in the blanks, graph, location. Kumbaga may mapa doon, tapos location. And then, pinakamadali, picture ng, diba, naglalaba. Isalik mo lang doon sa choices kung ano yung naglalaba, ano yung nandun sa picture, or item. And then, bilang, counting units. Kasi, kumbawa, may tatlong prutas doon. Sa choices, iba-iba yung counting units na nandun. Kasi iba yung counting units sa bagay, iba yung counting units sa animals, iba yung counting units sa mga machine or appliances, iba yun. Sa damit, iba din sa sapatos, iba din yung counting units doon. Counting units yung dinudugtong sa bilang. Tapos, yung dinudugtong na yun sa bilang or yung counting units, iba-iba yun. Kasi nga, iba pang animals, ganito kapag prutas, ganito kapag appliances. Pag sapatos, pag baso, yun, iba-iba. So, yun lang yun naman yung nakapaloob sa exam. Kung mag-rambled lang siya kasi hindi mo alam kung ano yung lalabas na tanong, pero alam mo kung tungkol saan or alam mo kung saan umikot yung exam. Doon lang yun sa counting units, sa mga verb, fill in the blanks. Sa fill in the blanks, counting grammar, dapat marunong ka counting grammar, fill in the blanks. Kasi yung mga choices is pare-pareho lang yun. Nag-iba lang siya kung present, past, or future. Doon lang siya yung mga verb or adjectives, doon lang siya nagkakaiba. Kaya dapat may konting knowledge ka sa grammar kung nasa future pa siya, nasa past, or nasa present. So, yun lang yung mabibigay ko na tip para makapasa or makapunta ng highest score. Kung yung highest score naman, hindi naman siya required na kapag mataas yung score mo, mas mauna kang maselect or mas madali kang maselect. Kasi, siguro yung ibang employer doon nagbabase sa score mo, meron din naman ang nagbabase sa itsura daw. Sabi, nung mga nasa Korea na, kung yung picture mo doon sa picture na isi-send mo yung POA doon, isi-send mo yung pakaupalaban, kung mahala ka sa trabaho, masiselect ka, kung baga, hindi ka ba, basta, yung pagmukha ka daw palaban, mga ganun. Iba-iba nga, iba-iba, depende sa employer, may mga kanya-kanya silang basihan kung paano sila magseselect. Meron din naman na, wala lang, kung baga maghihingi lang sila ng, sa HRD Korea na, bigyan mo ko ng, tatlong babae, apat na lalaki, ganitong edad, may bracket, yun. Si HRD na yun yung magbibigay, bahala na sila kung paano sila mamili. Meron din naman daw na, yun nga, sa picture, meron din sa age, meron din sa, wala lang. Pag hindi nila bet yung mukha mo, hindi. Basta wala siyang tawag pa dito. Wala siyang basihan kung paano ka maselect. So, kumbaga, swertihan lang, para sa'yo, kung para sa'yo yung Korea, maseselect ka. Pag hindi, ay di sabihin na iba pang para sa'yo. So, yun lang. Dun sa mga nag-aakala na sa Korean ako, wala pa po. Update ko kayo kung meron. And then, yung sa amin, kasi sa mga nakapasa na, hanggang April 22 pa yung exam. So, April 22 yung last batch. And then, after noon, hinihintay pa namin yung official announcement ng PUA ng passer. Kasi, syempre, mag-a-announce pa sila yun ng official ng list of passer. Tapos, saka dun pa lang pwede magpa-medical yung mga nakapasa. Ngayon, sa ngayon, hindi pa kasi baka hindi yan tanggapin ng PUA. So, hintayin lang namin yung announcement ng mga passer and then dun kami magpa-medical. At saka yun sa pagpa-medical, may accredited lang si PUA ng mga clinic and hospitals na pwede kayo or kami na magpa-medical. So, baka may mga nanonood sa ating mga passer na din. Ayan. So, may accredited lang si PUA ng clinics and hospitals kung saan pwede magpa-medical. And then, pag nagpa-medical na, naipasa na yun sa PUA, isa-send nila yun sa HRD Korea. Sa HRD Korea yung mag-i-encode sa EPS account ng mga details and score doon sa exam and then sa skill test. Tapos, pag okay na yun, na-send na, okay na, walang okay na yung mga details mo. Ayun, makikita mo na yung sa portal or sa account and then mamonitor mo na doon kung magkaka-employer ka na or kung may PPI ka na or may nakakuha na sa'yo na employer. Ayan, so, yun lang. Ayan, yung sa skill test naman pala namin or yung sa second round, dati kasi, after ng first round, may another mag-register ka ulit, then after 1 month, saka mag-skill test. Ngayon, sinimplified na kasi nga dahil nga sa COVID, binawasan na. Kumbaga, after mo ng exam, kasi nga, sure yung passing score 100 or 20 over 40, may iwan ka doon. Yung mga hindi nakapasa, pwede nang umuwi. Yung mga nakapasa, naiwan, and then diretso na yun sa kabilang room, mag-skill test. Tapos yung skill test lang doon, is Koreano yung nagpa-skill test din sa amin.
ano lang, hide and wait, tapos Ishihara. Ishihara, yung itetest yung mata mo, or itetest kung colorblind ka. Alam niyo yung bilog, tapos maraming dot-dot, iba-ibang colors, tapos meron ka doon makikita na numbers. Kailangan nakikita mo yung mga numbers na nandun, or may line, tapos yung line na yun, iba yung color, compare sa background. Ipapadetect yun sa'yo ng kamay, susundan mo, like ganito. Susundan mo yung linya, and then itatanong sa'yo na, Koreano po, anong color yung nandun sa linya na yun. So, hindi lang yung isang color, iba-ibang color, kailangan mo masabi. So, yun naman sa batch namin, mabait yung Koreano, kumbaga parang ayaw niya talaga magbagsak. Meron akong isang kasabayan dun na nakasalamin siya. So, para, siguro malabo yung mata, pero nakasalamin. Pwede naman kasi yun, yung nakasalamin o malabo yung mata. Huwag lang talaga color blind. So, ayun, medyo isang dipa yung layo mo. At ang ating dipa, yung layo mo dun sa table ng doctor. Tapos, may nakalagay lang sa mga papel mo sa table. Pinubuklat mo. Kailangan masabi mo kung ano yung number. Or pag line, tatanungin ka kung may nakikita kang line. So, yes or no lang yung sagot dun. English naman, hindi Korean. Yung mas pinandali kasi dati, Korean talaga, may third pa. English yun, tapos tatanungin kung may nakita kang line, yes or no. Kung yes, anong color yung nakikita mo dun sa line na yun. So, yung isa dun, parang alam yun, yung pilit yung ginagano niya yung table. So, inano siya, mabait nga yung Koreano. Pina-relax siya, relax, sabi niya relax, don't be nervous, ganyan. Relax ka lang, calm down. Ganun yung sabi niya, tapos pinaulit niya. And isa pa dun, gusto niya talagang maipasa. Yan, gusto niya talagang maipasa yung mga nakapasa na sa ano, kasi ano lang yun eh. Sa mata lang naman yung kumbaga. Inuulit niya, hindi niya pinoproceed sa ibang ano, hanggat hindi nakukuha or hindi na niya nasasabi yung tamang cover and tamang number. So, hopefully, sabi wala naman daw wabagsak yung skin test. Mapera lang talaga sa colorblind, yung wala ka nung kuhang tamang sagot. Hindi mo talaga nasabi yung mga kulay na, yung mga tamang kulay dun sa Ishihara. Ayun, so, update ko kayo kapag nag-medical na kami, ano nangyari sa medical namin. And then, kung mag-enjoy, sana, sana hindi tumagal ng taon, mag-enjoy yung day tayo. Matagal tayo naghihintay, kaya sana, magkaroon ng employer. Willing to meet naman kayo. 2 years yun, yung bali mo pagkapasok. At maraming salamat sa lahat ng nanonood at matangkilig sa aming channel. Ayan, so, ipilitin kong mag-upload ng videos ngayon. Natapos na yung exam, wala na ako masyadong pinagkakabalahan. Ipilitin natin mag-upload regular. Sana weekly magawa. And then, yung mga lesson about Korean language. Ayan, so, maraming salamat. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated tuwing may bagong upload tayong videos. Maraming salamat!